kinabukasan, maagang nagsimulang mag-ehersisyo si Gabriel. Nag-jogging ito at inikot ang buong bayan. Bawat taong makasalubong niya ay napapatingin sa kanya. Isang dayuhan ang nakapasok at ngayon ay nag-iikot sa paligid. Mukhang porsigido ka! Wika ng isang matanda. Napahinto si Gabriel at yumuko. May kasamang matanda, si Master Edoy. Ito ay si Master Sendo. Pakilala ni Master Edoy kay Gabriel. Kamusta po kayo? Bati ni Gabriel. Mabuti. Sige, maiwan ko na muna kayo. Naglakad si Master Sendo kasama ang dalawang lalaki. Nagkaharap si Gabriel at Master Edoy. Nakikita mo ba ang templong yon sa hilaga? Tinuro ni Master Edoy ang isang templong may mahabang cone na bubong. Kuminang ang pinakadulo nito. Gawa sa diamante ang bubong niyan. At ang batong yan ay ang simbolo ng aming kalinisan. Gusto kong akyatin natin ang templong yan. Kung sino man ang unang makahawak sa bato, siya ang mananalo. Ani Master Edoy. Paano kapag ako ang nanalo? Sabay ngiti ni Gabriel. Hinimas ng matanda ang bigote nito at napangiti din. Handa ka na ba, Master? Tanong pa ni Gabriel. Binagsak ni Master Edoy ang tungkod nito at sa signal ng matanda, sabay silang tumakbo. Ubod ng bilis ang takbo ni Gabriel habang nahiwalay ng landas ang master niya. Tumalon sa ilang bakod at paakyat sa mga bubong ang dinaanan ni Gabriel. Kaliwat ka ng poste at mga pader ang dinaanan ng lalaki. Kaunti na lang at maharating na niya ang pakay. Nang makarating siya sa templo, ay may malawak itong hardin at may mga batong kasing kinis ng marmol ang nagkalat. Ito ang ginamit niyang tungtungan para makyat ang bubong. At nang marating niya na ito, nagulat siyang nakaupo na dito si Master Edoy at nagpapaypay. Master, paano ka agad nakakyat dito? Gulat pa ni Gabriel. Nakaakyat? Hindi ko alam. Tinatanaw ko lang ang tuktok nito kanina. Sagot ng matanda. Pero paano mo ginawa, Master? Nag-shortcut ka ba? Tanong ni Gabriel. Shortcut? Pandaraya iyon. Sa palagay ko, mabagal ka lang. Tugon ni Master Edoy. Pero Master, sobrang tanda mo na at halatang mas mabilis pa mga kilos ko sa'yo. Sambit ni Gabriel. Dahil hindi mo pa talaga mamamaster ang niraya mo. Tara, sumunod ka sa akin upang maumpisa na natin ang pag-e-ensayo mo. Wika ni Master Edoy. Napasok ni Venus at Micaela ang loob ng secret lab ni Amazon. Nang makarating sila sa main lab, dito nila nakita ang ilang mga taong nasa loob ng malalaking glass tubes. Tila nakalutang ang mga ito sa tubig at may mga oxygen masks. Ano to? Bakit sila nasa loob niyan? Gulat ni Micaela. Marami pa doon. Mukhang may gagawing eksperimento na naman sila sa paglikha ng mga halimaw. At ginamit pa nila mga taong naniwala sa mga kalokohan nila. Sagot naman ni Venus at tinuro ang ilan pang mga kwartong may mga lamang mga taong nasa glass tubes. Teka, anong ginagawa niyong dalawa dito? Isang officer ang nakapansin sa dalawa. Sir, naparito po kami para i-submit itong memo. Ipinakita ni Venus ang isang peking dokumento. Kinuha naman ito ng lalaking officer at binasa isa-isa. Sabi dito, magsasagawa daw kayo ng routine inspection sa main chamber. Pero hindi pa ako nakakatanggap ng utos mula sa aking commanding chief.
Sige, sumunod kayo sa akin. Sumunod ang dalawa sa lalaki. Pumasok sila sa opisina at sinara ng lalaki ang pintuan. Tinutukan ito agad ng baril si Venus. Alam kong hindi talaga kayo trabahador dito. Ngayon, bago ako tumawag ng gwardiya, tatanungin ko kayo. Sino kayo? At anong ginagawa niyo dito? Tanong ng officer. Wala kaming panahon para sagutin yan. Mabilis na pinilipit ni Venus ang braso ng officer. Tinakpan ka agad ng babae ang bibig ng lalaki bago pa ito makasigaw at tinulak papunta sa desk nito. Napaliyad ito sa ibabaw ng lamesa at tinutok ni Venus ang baril sa mismong ilong ng lalaki. Ngayon, ako naman ang magtatanong. Anong ginagawa niyo sa mga taong nasa loob ng tube? Tanong ni Venus. Pwede niyong itanong yan sa kanila. Palihim pala nitong napindot ang alarm button sa gilid ng lamesa. Binaril ni Venus sa mukha ang lalaki. Kumilos na tayo. Lumabas ang dalawa sa opisina at sakto din nag-alarm ang laboratorio. Nagsitakbuhan ang mga taong nasa loob. Humalo ang dalawa sa mga tao. Venus, anong nangyayari? Radyo ni Richmond mula sa labas ng lab. Nakapwesto ang mga ito sa isang truck. Tumunog ang alarm system. Richmond, dumiretso na lang kayo sa target point. Report ni Venus. Pinaandar ng driver ang sasakyan. Subalit biglang hinarang ito ng ilang tauhan ni Freedom na nagpapatrolya sa lugar. Lumabas din ang mga armadong bantay. Lumabas kayo dyan sa sasakyan ng nakataas ang mga kamay. Utos ng leader ng mga gwardiya. Paano nila tayo natunugan, boss? Isang top secret ang mission natin. Pagtataka ng driver ni Richmond. Wala tayong magagawa kundi sumunod. Baka patay nila tayo. Wika naman ni Richmond. Sa loob naman ng lab, biglang sinara ang blast doors at hindi pinalabas ang mga taong nasa loob. Nagsilabasan sa mga silid ang mga bantay at isa-isang pinaghiwalay ang mga tao. Dito nakilala sina Venus at Micaela. Pumalag ang dalawa at inagawan ng sandata ang mga lumapit na gwardiya. Nakipagbarilan sila sa mga bantay. Nagpanik ang mga tao at kanya-kanyang nagtakbuhan. Naging advantage ito ng dalawang babae. Hindi sila basta mabaril ng mga bantay. Ilang ding gwardiya ang napatay ng dalawa. Hanggang sa biglang nabasag ang glass panel sa ceiling at lumabas si Ronald sa katinaga ng sandata si Venus. Naputol ito sa talim ng espada ni Ronald. Nakatanggap kaagad ng tadyak si Venus at napatras ito. Tinutok sa kanya ang espada. Susuko o mamamatay. Wika ni Ronald. Paano mo nalaman? Tanong ni Venus. Hindi ito sinagot ni Ronald. Anong gagawin natin, Venus? Ani Micaela. Sumuko na lang kayo. Bibilang lang ako ng tatlo. Babala ni Ronald. Okay, susuko na kami. Inangat ni Venus ang mga kamay niya. Napilitan na din si Micaela na sumuko. Mabilis ang pagkakahuli sa grupo at dinala sila ni Ronald sa malaking airship. Sa loob ng trono, hinarap sila kay Asmodeus. Welcome sa aking palasyo. Wika ni Asmodeus. Paano niyo nalaman ang misyon namin? Tanong pa ni Micaela. Napakadali lang pala kayong mauto. Nagulat ang lahat nang dumating si Bashi, ang isa sa mga miyembro ng Hunters. Bashi? Pero bakit? Galit na sigaw ni Micaela. Pero umiling-iling si Venus. Uto-uto! Pinunit ni Bashi ang mukha
at lumabas si Amazon. Pinindot nito ang relo at ang mukha ni Bashi ay nagbalik sa totoong mukha ng lalaki. Hindi! Nasaan si Bashi? Hindi makapaniwala si Micaela. Ipinakita ni Amazon ang isang video mula sa cellphone nito. Nasa loob ng isang kulungan ang totoong Bashi at nakakadena ito. Hubot-hubad ang katawan at kasalukuyang pinahihirapan ng ilang gwardiya. Mga hayop kayo! Sigaw ni Venus. Talsik ang dugo mula sa bibig ni Venus nang sipain ito ni Amazon. Dalhin niyo sila sa kulungan, maliban kay Richmond. Ani Marcos. Nagkatinginan ng grupo bago sila dalhin ng mga bantay palabas ng trono. Naiwang mag-isa si Richmond. Hinawakan ni Amazon sa batok si Richmond at dinala ito sa trono. May malapad na hagdan paakyat sa trono at sa mismong paanan nito, pinalohod ni Amazon si Richmond. Tumayo naman si Asmodeus at hinarap ang lalaki. Kung gusto mo akong patayin, gawin mo na. Sambit ni Richmond. Patayin? Paano ko papatayin ang binhi ng adviser ko? Tumingin ito kay Marcos. Ano bang sinasabi mo? Hindi ako nakikipagbiruan, Asmodeus. Sigaw ni Richmond. Richmond, anak kita. Saad ni Marcos. Nanlaki ang mga mata ni Richmond sa matinding revelasyon ng pinakamalupit ng mga nilalang sa buong mundo. Matapos mahuli ang grupo ni Richmond, binagsak ang mga ito sa prison area sa isang gusali sa isla. Hiwa-hiwalay ang mga selda. Habang nilalakad sila sa mga selda, tinatapik ng mga preso ang mga pinggan nila sa rehas. Dito nyo ipasok ang mga yan, sir. Uhaw na kami! Wika ng isang preso. Hindi! Dito nyo sila dalhin! Aalagaan namin silang maigi. Sigawan ng mga sabik ng mga preso. Ang mga tauhan ni Richmond ay dinala at ipinasok sa selda ng mga lalaki habang nasa bandang dulo naman ang mga babae. Mag-isa si Micaela sa selda niya. Si Venus naman may kasamang dalawang babaeng gusgusin. Nakita ni Micaela si Bashi na nakatayo at nakasabit ang mga kamay sa kadena. Tila wala itong malay at hinanghinana. Bashi! Bashi! Sigaw ni Micaela. Dahan-dahang gumalaw ang magiting na hunter. Micaela. Hirap itong makita ang taong tumatawag ng kanyang pangalan. Tuyo ang labi niya. Diyos ko, anong ginawa nila sa'yo? Pag-aalala ng babae. I'm sorry. Mahinang boses ni Bashi. Naalala niya mga sandaling dinala siya sa kulungan. Matapang pa ito at palaban. Ilang oras siyang nilatigo at binugbog ng mga gwardiya at nang mahina na ito, pilit siyang pinaamin ni Amazon. Ngunit nanlaban pa rin si Bashi. So tingin mo matibay ka? Tignan natin hanggang saan yung tibay mo. May dalang nagbabagang bakal si Amazon at diniin ito sa kanang mata ni Bashi. Sigaw ng binata nang lutuin ng mainit na bakal ang kanang mata niya. Ngayon, sabihin mo sa akin ang gusto kong malaman. Kung ayaw mong isunod ko ang isa mong mata, banta ni Amazon. Napapikit si Bashi matapos maalala ang napakapait na sinapit. Bulag na ang kanang mata niya at muntik pang mabulag ang kaliwa. Bashi, makakatakas din tayo dito. Sambit ni Micaela. Umiling lang si Bashi. Kitang-kita na nawalan na ito ng pag-asang makalaya. Sa ibabaw naman ng kulungan sa airship, hindi makapaniwala si Richmond sa sinabi ni Asmodeus. Nakatayo lang ito parang tuod. Hindi agad na-absorb ang balitang pinasabog sa kanya. Bakit 'yo ginagawa to?
Ano pa ang plano nyo? Tanong ni Richmond. Kung sa tingin mo, nagsisinungaling ako, bakit di mo tanungin ang ama mo? Tumingin si Asmodeus sa adviser nito. Hindi ako gago. Tumira ako sa San Vicente ng matagal. Ako at ang aking kapatid. Nakasurvive kami. Walang tumulong sa amin. Mula pagkabata, namuhay kami ng masaya ni Loren. Kaya hindi na namin kailangan ng magulang. Singhal ni Richmond sa dalawa. Gusto mo ba ng pruweba? Pwede namin yan patunayan sa'yo. Saad ni Asmodeus. Tahimik lang si Marcus, hindi kumikibo. Biglang diniin ni Asmodeus ang kanyang hinilaki sa batok ni Richmond. Napasigaw si Richmond matapos gamitin sa kanyang marka. Nanginig ang buong katawan niya at hindi mapigilan ang sarili niya sa pagsisigaw. Sa loob naman ng kulungan, binuksan ang selda ni Venus. Pumasok ang limang gwardiya at pawang nakangiti ang mga ito. Tinignan ang katawan ni Venus. Mukhang mahusay ito sa pagsayo, mga pre. Wika ng isa sa mga gwardiya. May hawak ang mga itong electric baton. Ang kasama naman ni Venus sa selda ay pumuwesto sa sulok dahil sa takot. Habang si Venus ay naka-Indian seat sa sahig. Sigurado yan, pre. Yumuko ang isa sa mga gwardiya. Hinarap nito si Venus. Gusto mo ba ako? Bulong ng lalaki. Tinitigan ito ni Venus. Gusto? Sagot ng babae, sabay ngiti. Sigaw ni Venus nang kuryentihin ito sa likod niya. Sinungaling. Tignan natin kung saan ang kaya mo. Dinikit muli ng lalaki ang baton sa likod ni Venus. Pero nahawakan niya bigla ang kamay nito at diniretso ang baton sa kasama nito na nasa harapan. Nangisay ito sa sakit. Agad tumayo si Venus at pinaikot ang braso ng may hawak sa baton. At bigla niyang binali ang siko ng lalaki. Sigaw ng lalaki nang madislocate ang siko nito. Sinipa naman ni Venus sa leg ang dalawang nasa pinto ng selda at tinalon niya ang isa sa mukha. Inipit ang ulo nito gamit ang mga hita niya at iniikot ang leeg. Matapos patayin ang isa, pinulot niya ang baton at hinampas sa mukha ang kuryente niya. Wasak ang bibig at pisngi nito at inapakan niya ang leeg ng lalaki dahil nawasak ang lalamunan nito. Hirap na itong makahinga. Di kayo makakalabas ng buhay dito! Wika ng lalaking bali ang siko. Makikita natin. May inilabas si Venus na isang remote mula sa kanyang kamay. May mga bomba na kaming naitanim sa paligid. Sa isang pindot ko lang nito, sabog tayong lahat dito. Pananakot pa ni Venus. Hindi mo ako matatakot. Wika ng lalaki. Pinindot ni Venus ang detonator. Niyanig ng mga pagsabog ang gilid at ilalim ng isla. Nagulat ang lahat at nagmamadaling tumakbo si Marcus papunta sa bintana. Mukhang inaatake tayo, Big Boss! Balita ni Marcus. Utusan mo mga gwardiya. Papuntain sila sa kulungan at patayin lahat ng mga bilanggo. Napatingin si Asmodeus kay Richmond. Nawawasak na ang Team Hunters mo. Wika ni Asmodeus. Ayup ka! Napakasama mo talaga! Sigaw ni Richmond na may bahid ang puot at galit. Sigaw ng isang taong nawala nun ng pag-asa. Dumating si Ronald at tumabi kay Amazon. Parehong lumuhod sa harapan ni Asmodeus. Hanapin niyo sila at dalhin ang mga ulo nila sa akin. Utos ni Asmodeus. Mabilis na naglaho ang dalawa.